dyan mga kapitbahay, alam kong naghihintay na naman kayo ng bagong balita. Kaya naman kung nasan kayo ngayon, stay put, relax at manood lang kayo dyan dahil ito na naman po ang serye ng totoong buhay. Ang serye na kung saan sasagutin ko ang inyong katanungan na, Kim, masarap ba yan? For today's vlog ay magti-taste test at magre-review tayo ng panibagong pagkain na na-order ko through Facebook. As of now, meron na po tayong 5 videos na na-review na and available na po siya sa aking YouTube channel. So kung hindi ka pa nakabisita sa aking YouTube channel, you can visit my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please don't forget to hit or click the subscribe and bell button ng sa ganon ay ma-notify or ma-update kayo every time na mag-upload ako ng new videos. So now, over here, we have the Japanese long fries. Yes, tama kayo pagkakatinig. Long talaga siya, as in long fries. Kung titignan ninyo, halos kasing laki siya ng isang ruler. Size talaga ng ruler. Ganon siya kalaki at talaga ang dami niya. Kung i-compare natin siya sa ibang mga fries, yung mga regular fries na nakita natin sa mga fast food chain, ibang-iba talaga siya. Ang haba at ang lalaki niya. Of course, this Japanese long fries ay nabili natin sa Frieszilla Malabon. So, ilalagay natin dito yung Facebook page sila nang sa ganun ay makita ninyo yung kanilang Facebook page at kung maging interesado kayo na bumili rin or ma-experience yung sarap nitong fries na to, maka-order na kayo sa kanila. So available dyan yung contact number nila at yung mga reviews ng mga bumili na sa kanila ng Japanese long fries na ito. Oh, nauutal-utal pa, diba? Alright, syempre sa pagbili ng produkto or especially sa pagkain, kailangan malaman natin yung iba't ibang klase ng information or iba't ibang klase ng detalye with regards sa product. So nagtanong ako sa kanila ng mga specific details nang sa ganun may i-share ko sa inyo at malaman ninyo kung ano-ano nga ba yun. First, shelf life. So, ang sabi nila dito, consume immediately. Kasi nga, kapag hindi na mainit or hindi na bagong luto, yung fries, hindi na ganun siya kasarap. Next one, placing of order. So, yung nabanggit ko na nga kanina, Frieszilla page. So, pwede kayong mag-send dito sa Frieszilla page ng inyong order na sa ganun, mai-prepare nila at maipadala nila sa inyo agad-agad. Next one, delivery via bayanihan riders, community riders. Ito po yung mga sinasabi ko tong bayanihan and community riders within the area lang po, which is sa Malabon. Then, you can use your application na Grab or Lala Move or Mr. Speedy or yung Angkas, which is mas accessible sa lahat. Kung naghahanap kayo ng mas mura, pumili na lang kayo sa apat na app na yon. Next one, contact details. So, andyan, ilalagay, nakalagay na rin dyan yung contact details nila. Nang sa ganun, malaman ninyo kung anong contact details sila at matext nyo or matawagan nyo sila if ever na interested kayong mag-order. Of course, yung variants of flavors meron sila. Meron silang barbecue, meron silang cheese, spicy cheese, garlic mayo, and tomato ketchup. And syempre sa mga sizes meron din sila. Meron silang regular 8 sticks, meron silang mega 16 sticks, and meron silang Twinzilla 16 sticks with 2 flavors. Ito po yung dalawang to na nakikita nyo sa gilid. Ayan po yung kanilang mega, pwede rin maging Twinzilla. Tapos yung nasa gitna po, ito po yung kanilang regular fries or yung 8 sticks. Kung i-compare natin sa ibang mga fries, hindi nyo mabubuo ng ganito kalalaki at ganito karami yung mga fries or regular fries na na-order natin sa mga fast food chain. Kaya kung ako sa inyo, i-try nyo na itong kanilang Japanese long fries. Okay, magkano nga ba itong mga fries na to? Pagka umorder kayo ng regular stick, which is composed of 8 sticks, 59 pesos lang po siya. Kapag umorder naman kayo ng Mega and Twinzilla, which is composed of 16 sticks or 16 na ganito na malalaki, yan, ganito kalaki, 99 pesos lang po siya. Kung ako, order ng 99 pesos, I go with Twinzilla kasi dalawang flavor na po yung available. Of course, hindi mawawala ang kanilang dip. So, meron silang mga available dip na nakalagay na dito yung mga pangalan. So, ano lang to, mga initials para nang sa ganun hindi naman matakpan talaga yung takip niya. Ayan, matakpan yung takip. Ano talaga, Kim? So, ayan,
Meron tayong sauce dito ng garlic mayo. Meron din tayo ditong sauce ng barbecue. Meron tayong sauce ng tomato sauce. And meron tayo ditong spicy cheese and of course itong cheese. Titikman natin yung lahat ng flavors nila and I'm so excited na tikman. And of course, sa pagtitaste at review natin ng pagkain, meron tayong criteria na tinitignan. Una, looks and presentation. Pangalawa, aroma. Pangatlo, volume o dami. Pang-apat, packaging. Pang-lima, lasa and consistency. And last, ang ating overall ranking na sana maalala ko mamaya. Sa looks and presentation, I am so impressed dahil ang linis niya, ang ayos at talagang literal na long fries talaga siya. Kasi kung titignan natin, halos kasing laki na siya ng isang ruler. Ayan. Actually, meron ako dito ang ruler. Pero 12-inch ruler to. Pero huwag niyo nang tignan yung linis niya. Ayan. Halos kasing haba na siya ng ruler. Nasa 10-inch yung haba niya, guys. 10-inch talaga. At ang gusto ko dito, makikita mo na, alam mo yun, perfect. Ang sarap kainin. Ang sarap niya ng ngatay. So ayun nga, sa presentation, wala akong masabi kasi malinis siya, maayos. So talagang appetizing, guys. At kung talagang fries lover ka, ang ngatay mo talaga siya lahat. At talagang ubusin, hindi ka magtitira. Sa aroma, amoy na amoy ko yung cheese, amoy na amoy ko yung flavor. At talagang, alam mo yun, nagugutom. Mas lalo kong nagugutom at mas lalo kong na-excite na kainin siya dahil, alam mo yun, amoy pa lang, perfect na. Next one, volume madami. Sa volume, wala akong masabi. Sa fries ng 99 pesos, sulit na sulit siya dahil kung order kayo ng 2 fries, so 2 regular or medium fries from McDonald's or Jollibee, hindi ka makakabuo ng ganito karami at ganito kalalaking fries. Kung 59 pesos naman, hindi ka lugi dahil, imagine ang haba, di ba? Next one sa packaging naman, yung packaging nila okay sa akin yung lagayan kasi hindi siya natatapon or hindi din siya nagkakalat dahil talagang makikita mo naman, di ba? Maayos siya, malinis, puti yung lagayan at maayos. Tapos meron siya parang plastic bag na sakto dito sa plastic or dito sa karton. Kaya kapag binitbit mo siya, yung itsura niya parang foot long. Ganun yung, kung merong regular size ng hotdog, meron ding foot long. Yung fries din, may regular fries at meron silang fries long. Ganun siya. Ganun ko siya kung i-interpret. Ganun na ganun yung itsura niya. Next one, sa lasa and consistency. So, I'm so excited na tikman siya. And ito yung favorite part ko, yung lasa. So, titignan natin or titikman na natin isa-isa yung flavor. And then, ibibigay ko sa inyo yung aking hatol para dito sa mga fries na ito. So, titikman muna natin sa una yung walang sauce para malaman natin kung okay ba yung lasa niya kahit walang sauce. So, let's go guys! Sarap guys. Kahit wala siyang sauce, malasa siya. Salty na, andun yung flavor. Masarap. Kahit walang sauce, masarap. Now let's see. Tignan natin kung masarap yung mga flavors na available. Tignan natin yung mga available na meron tayo dito ngayon sa atin. So kompleto yung flavor na meron tayo. So unahin natin yung garlic garlic mayo nila. So, let's see kung ano ba? Masarap pa siya. Kita mo ba yan? Sarap, diba? Sarap! Ang sarap ng garlic mayo. Sarap, guys!
Sa panga, sarap. Alam mo yung gusto ko sa kanya? Gusto malutong siya. Ang juicy niya sa loob. Malasa siya, tapos kapag sinawsaw mo pa siya dito sa dip, sa sawsaw. Basta, pag sinawsaw mo siya dito sa garlic mayo, ang perfect ng lasa. Ibang-iba sa mga natitikman natin, mga fries, na nabibili natin sa mga fast food chain. Ang sarap. Ang perfect. Grabe. Good for sharing siya. Kahit tado siguro kayo kumain, pwedeng-pwede. At hindi siya maliliit. Talagang ang sarap. Sarap. Supa. Hindi ba naman? Maubos ko na yung sausawa ng garlic mayo. Next one, barbecue. Ito na yung sauce nila. So, tikman naman natin yung barbecue. Each fries po ay meron siyang powder kung ano yung flavor na in-order mo. Aside from the dip. So, kung makikita nyo, parang meron siyang mga powder dyan. Tapos meron pang dip yan. Mas malasa, mas masarap yung fries nila. Mas masarap siya talaga i-consume kapag mainit pa. At saka kapag malutong. Kasi mas, alam mo yun, mas ma-feel mo yung pagkain ng fries. Lalo ng mga fries lover dyan, ako, I'm sure mag-i-enjoy kaya talagang magugustuhan nyo tong fries na to. Masarap siya, guys. Ang sarap. Ang sarap. Masarap din yung dip. Malasa siya. Walang halong eme. Ang sarap din yung dip. Promise. Next one, tomato sauce. Parang bago sa kanya tomato sauce. Pero hindi. Yung amoy ng tomato sauce, parang amoy ng ketchup ng McDonald's. Sarap. Sarap. Ito, feeling ko, itong side na to, wala siyang powder. Parang regular lang siya. Tapos nilagyan lang, ito yung pinaka-deep, yung tomato sauce. Parang ka rin kumain ng fries ng McDonald's ng Jollibee, pero ang pinagkaiba lang, mas mahaba, mas malaki. Gusto mo yan. Gusto mo yan, di ba? Sarap. Fairness lang, sarap. Nakatatlong sauce na tayo. Yung tomato sauce, barbecue, tsaka yung garlic mayo. Lahat, masarap. Next one, try na natin tong cheese. Ayan, kung nakikita nyo naman, orange-orange siya, di ba? Kasi nga cheese. Tapos ito, meron tayong cheese flavor ng sausawan at meron tayong spicy cheese. So, dalawa yung klase ng sauce na meron sila para sa cheese. So, tikman muna natin yung spicy cheese. Bango, ha? In fairness, ang bango ng sausawan. Napuputol siya. Ayan na. Kanina hindi ko nararamdaman yung anghang, pero ngayon nararamdaman ko na siya. Sarap. Sarap. Ano mo usually talaga,
kapag yung pagkain may sawsawan, yun yung nagdadala ng sarap yung sawsawan. Kaya kung may sawsawan man yung pagkain nyo, make sure na yung sawsawan nyo talagang masarap. Kasi yun yung magdadala. Sarap! Wala ko masabi. In fairness ah, pang-anim na tong pagkain na nire-review ko, pero lahat sila masarap. Hindi ka madi-disappoint pag nag-order ka. Promise. Next one yung cheese. Ayan. Parang same lang din yung color nila, pero wala lang siyang yung mga parang glitter size ng CD. Siguro yun yung nagpapaanghang na talaga doon. So ito wala. Kasi regular cheese lang siya. So tikman na natin siya. Sarap! Dahil saan ko yung margarine? Yung sarap. Sarap. Perfect ng lasa. Fairness. Hindi ako. Hindi ako masasawa kumain ito. Siguro, kung pwede ko lang talaga siyang, pwede ko lang siyang store para bukas o para sa susunod na araw. Tapos, sarap. Nako, perfect to habang nanonood kayo sa bahay ng Netflix o kayo nanonood kayo ng mga YouTube or habang nanonood kayo ng vlog ko. Sabayan nyo ako kumain ito. Sobrang perfect. Thank you so much kay Sam. Siya yung nakausap ko. Sa kanya ako nag-order nito. And sobrang bait niya. Sobrang thank you. Talagang aasikasuhin nila kayo. Talagang i-entertain nila kayo. Kaya kung order man kayo nito, wala kayong pagsisisihan dahil bukod sa napakabait nung nagtitinda at talagang nagbibenta nito, may enjoy nyo pa yung pagkain. Sobrang sarap niya, guys. Ayan, ang in-order ko talaga is 3 regular size. Kasi nga, ang objective ko is i-taste test siya. But then, binigyan niya ako ng 2 mega size. So, meron tayo dito cheese at saka meron tayong garlic mayo. Tapos, ayan, lahat ng sauce na meron sila or lahat ng flavor ng sauce na available, binigyan din nila ako para matikman ko lahat. And hindi naman ako nagsisisi at wala akong pinagsisisihan na nag-order ako dahil sobrang sarap niya talaga, guys. At talagang dapat masubukan niyo siya. At talagang dapat mag-order na kayo dahil, nako, sobrang daming nag-order sa kanila at ang daming bumibili sa kanila. Good for takeout and good for delivery. So, mag-order na kayo. Ang sarap. Malutong, malinamnam, malambot. Namin niyo yun? Sarap, diba? Nguya ko ata naririnig niyo. Sarap! Sa sauce, ang pinaka nagustuhan ko, garlic mayo talaga. Favorite ko kasi talaga yung mayo. And I love mayo talaga. Kaya si mayo, hindi yun namawala sa burger ko. Pag nagpupunta kami ng Zarks, nako, mayo talaga, hinihingi ko talaga sa kanila. Sarap. Sarap na pagka-garlic mayo. Sorry ah. I-enjoy na ako. Sarap. Sarap. The best itong fries na to. Mura siya. Affordable. At talaga namang yung quality niya. Ang perfect niya. If you get interested na umorder nito, you can visit their Facebook page at makapag-place na kayo ng order at nang sa ganun ma-deliver na sa inyo. So, if you have any questions, if you have any inquiries, you can send them a message nang sa ganun maibigay nila sa inyo yung detalye or yung sagot sa mga katanungan ninyo. So hanggang dito na lang, puputulin ko na muna siya, guys. So thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung bago ko lang sa aking channel, please don't forget to subscribe or click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new videos. At kung hindi mo pa nabibisita ang aking YouTube channel, you can visit my YouTube channel sa ganun makita niyo yung iba pang mga videos na nagawa ko na. So hanggang dito na lamang po, thank you so much for watching. Ingat kayo lahat. God bless po. Bye!
So if you have friends, if you have relatives na nagbebenta nito or nagbebenta ng mga pagkain dyan, online, sa Facebook, at kung saan pa man, you can send me a sample para po nang sa ganun, masubukan natin siya at ma-food taste natin siya at ma-market din natin siya tulad ng mga na-market ko na or na-tikman na natin or na-review na natin on my previous video.